bistek Tagalog, sangkap sa pagmarinate ng beef. At ito na po pala ang finish marination ng beef. I-mix lang natin sila and then 1 hour pwede na siyang lutuin. Pero habang tumatagal ang marination, lalong sumasarap. At ngayon tapos na ang pagmarinate ng beef. Dumako na tayo para lutuin ang bistek at ang mga sangkap. At ngayon, magpainit lang tayo ng mantika. Ngayon, parang umiinit na ang ulo. Mantika. At ngayon, ilagay na natin ang onion o sibuyas. Haluin lang natin. And then, kung napapansin nyo, nagseseparate yung pagkakadikit ng mga sibuyas. Ibig sabihin, masaya na sila. Malaya na sila. Kaya ang gawin natin, tanggalin na natin. 30 seconds lang guys. Okay na siya. Pwede na siyang ahunin. At ngayon, ito yung pinagisahan ng sibuyas. At dito na rin natin ipa-fry yung mild fry ng beef. Okay. Fry natin ng 1 minuto sa ilalim, 1 minuto sa ibabaw. At ngayon guys, pwede na natin siyang ahunin. Lagay lang natin. Yan. At ngayon naman, pag-init ulit tayo ng mantika at pag mainit na, lagay na natin ang garlic. Medyo tustahin lang natin siya ng bagya. At pag medyo tusta na, nilagay ko lang yung pinagmarinate ng beef. Siya ang magiging sauce natin para sa araw na ito. Haluin lang natin at hintayin kumulo. At ngayong kumukulo na, ilagay na natin yung beef. Ngayon, maglagay naman tayo ng pepper. Dagdagan din natin ng sugar. At ngayon, binabahan ko lang siya ng temperatura ng init. At sa sandaling ito, ilagay naman natin ang sibuyas. Para masabi na natin siyang finished product.
At ito na ang finished product ng Step Tagalog. At guys, huwag niyo rin kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Maraming salamat po!